ตกกระเล้งSa series na to, ipapakita namin sa inyo na you can still teach all dogs new tricks. Starring Isko the Pogi na isang Siberian Husky na 11 taong gulang. Isko! Tong! Pero walang alam. What's up mga tropa peeps? Ako po si Lester sa Panda the Pinoy Dog Whisperer at nandito na naman tayo kasama si Tatang Sko para sa isang episode ng Tatang Training. Tama, Kuya Sko? Tatang, hoy, magtra-training tayo ngayon. Wala kang balak? Diyos ko, pagpasensyaan nyo na muna si Kuya Sko ha, kasi medyo alam mo naman, pag matanda na, medyo dahan-dahan mag-react. So, antayin lang natin siya. Let him do his thing. Kailangan mong medyo mag-stretch-stretch, magbasa ng dyaryo, magkape. Ano bang dapat gawin ng isang tatang para magkaroon ng energy? Alam ko na! Kailangan mo pumogi. Kasi ayaw mo ng tatang training na hindi ka pogi. Akin na nga yung botay na yan. Aba, nakatingin agad. Okay. Aba, aba naman may botay na. Oh, ito. Okay, review muna tayo Kuya Sko, ha? Shake. Good job. Alam pa ni Kuya Sko yung shake. Shh. Don't move. Ah. Aba naman, nag-flip-flip talaga. Alam pa rin yung balance, saka yung flip. Very good naman si Kuya Sko. Isama ka sa dog daddy, di ba? Napansin niyo ba sa dog daddy na si Inka lang tsaka si Akia yung nagtotok, yung wow 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 tsaka umiiyak si Inka. Yung gano'n nag-howl kasi siya walang alam sa tok. Hindi siya marunong magtok. Marunong ba ang aso mong magtok or bark on cue? Tingnan niyo, gawin ko. Isko, tok! 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 Isko! Tok! 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 Ibig sabihin nun, ow. Okay, woo! Ganon. Kailangan matutunan mo yun. Paano ka arte na maganda sa dog daddy? Puro kapak yun. Tingin-tingin. Tapos, ganon-ganon. Anong nakita mo? Anong fried chicken sinasabi mo dyan? Ang sabi ko, tingnan mo kung anong ginagawa ni Mahaki, Brownie. Hindi fried chicken yung inahanap mo. Nakokoman siya dun sa mga tingin-tingin eh, yung mga pakyut-pakyut eh. Pero yung talk, gusto ko, matutunan niya. Paano nga ba natin tuturuan na mag-talk or bark on cue ang ating mga aso? Kailangan syempre muna, makakuha tayo ng trigger. Normally, ang makakapagpabark sa aso nyo, konting play, excitement. Gulo-gulo nga. Dito sa training na to, gusto ko na medyo i-excite niyo yung mga aso niyo para lang ma-trigger yung barking nila. Para ma-recreate lang yung scenario kung saan siya magbabark and then magre-reward ako and gagawin ko siya on cue. So si Sko, ang trigger kasi ni Sko is konting excitement sa play doon. Medyo magtotok yan. Kasi nakita ko na siya medyo magbabark siya kapag maglalaro, which is okay. It's a matter of me reinforcing and rewarding that behavior. Make sure that you have a calm dog first. Ibig sabihin, hindi siya nuisance barking na. I don't suggest na ituro agad yung bark command dun sa mga nuisance barker kasi magiging repetitive masyadong behavior sa kanila. It's always better to have a well-behaved dog before teaching tricks. Ganun ba yun? Kung halimbawa yung aso mo ay matahol na, tapos tinuruan mo siya on cue, tapos syempre i-reward mo yun, di ba? Magkamali ka ng timing, pwedeng buong araw na lang siyang tumahol ng tumahol. Gusto mo, yung aso mo, as hindi na muna matahol, bago mo siya turuan na pwede palang tumahol on cue. Kagaya nga ni Schofield, hindi naman siya talaga matahol. And even my dogs, they are not nuisance barkers. It's easy for me to cue them to talk, speak, o kaya kagaya ni Inka,
Iyak! Iyak! Alam ko na panood niyo yun sa Dog Daddy. Bakit niyo ako iniwan? Ako lang gumawa ng palusot kay Ma. Akala ko ba team tayo dito? Sana maturuan natin si Isko ngayon na mag-bark on cue para naman may linya na siya sa Dog Daddy. Hindi yung puro pa-cute lang. Tapos, ay panic! Ay panic! Ay panic! Sa tingin nyo ba, matuturuan pa natin si Isko na mag-bark on cue? Like, comment, and share! What? 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 I'm gonna get your tail! I'm gonna get your tail! I'm gonna get your... What? I'm gonna get your tail! Isko! Isko! Hoy! I'm gonna get your tail! Yan, yan! Go! Go! Yes! Good job! Dito na-excite si Isko ng kata. I'm gonna get your tail! Talk, 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 talk. Yes! I'm gonna get your tail! What? What? Shaking ginagawa. Yes! Yes! I love it! I love it, baby! I love it! Yun yung gusto ko, kaya ako siya ina-excite. Huwag ka namang umalis eh. Hoy! Pagod ka na sa isang hall. Dito muna! Come here, kiss ko! Tandaan nyo guys, ha? Kailangan mag-bring ng konting excitement sa buhay ni Kuya Isko para mag-talk siya. Talk! Yeah, yeah, yes! Talk! Oh, yes! 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 Reward lang ako. Minamark ko siya ng yes, it's a good thing na ginawa niya. Isko! Come here! Yes! Yes, Kuya Isko! Yes! 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 Talk! Talk! Yes! Kuya Isko! Yes! 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 Yes. Makita niyo yung konting ginawa namin yon. Medyo pagod na siya, medyo ayaw niya na. Pero again, itra-try ko muna na gumawa pa ng isang beses na mag-talk siya. Kasi I just wanna make sure na maganda pa rin yung pagkaka-imprint sa kanya na when I say talk, mag-speak pa rin siya. Kaso nga, medyo tatang na si Isko, matanda na si Isko. Kung ituturuan ko siya dun sa laro-laro, sige, I will be able to get probably 3-4 barks. But after nun, pagod na siya, mas malamang, mas mag-focus siya sa paghinga niya kesa dun sa barking. Yes, go! Come here, come here, come here. Go! Come here, come here. Yes. Go. Yes! Good job! Okay, kahit yung mahinang yon, matutuwa ako noon kasi yung huling ginawa niya, ganun pa rin. Tapos, meron pa akong isang process na gagawin para ma-cue yung barking niya. Tuturo ko naman sa inyo ang isa pang way para maturuan natin na mag-talk yung aso natin gamit ang ating original na gabay. Ano nga ba ang gabay? Ang gabay ay isang uri ng slip leash na aking ginagamit sa pag-train ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Ang gabay ay may tatak LZ. Pwede kayong umorder ng gabay sa aking website www.lestrezapanta.com/shop. Come here, Scott. Okay, goodbye. There you go. That's how easy it is to put the gabay. Ganito yung gagawin natin. Nahanap ako ng isang lugar kung saan ko pwede siyang itali, isabit yung gabay, tapos na hindi siya masyadong makakapag-move, then lalayo ako. I-excite ko siya para mag-build lang konti yung barking on getting my attention. So ayan, nakita nyo, short lang yung pagkakatali ng gabay dun sa upuan. Tandaan, huwag iwanan yung aso na ganito, ha? Kailangan under strict supervision, nandito pa rin kayo. So medyo lalayo lang ako ng konti, and then tatawagin ko siya because Isko knows how to come when cold. So, iisipin niya ngayon, okay, tinatawag akong daddy ko, kaso hindi ako makalapit. Anong gagawin ko? Pwede niyang gawin na kunin niya yung attention ko by barking. Isko! Isko! To! Ayan, oh, nakita niyo, gusto niya mag-move kaso hindi siya makamove kasi nakatali siya. Isko! To! Yes, there you go. So nakita nyo, dahil tatang si Isko, kaya ginawa ko na rin to. Kasi ayaw ko naman mapagod siyang kakalaro and kakamove. Gusto ko, kahit hindi siya nagmumove, makapag-cue ako ng barking. Isko, to! There you go! There you go! Good job. So bumabalik lang, mas napapagod ako kasi ako yung nagmumove back and forth to reward. Isko, to! Isko, to!
There you go! There you go! Tandaan ha, hindi to iniiwan na nakatali dito kasama ng aso. Okay? Under supervision. At kung nagustuhan nyo ang Tatang Training episode na to, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Lestre Zapanta, at i-click mo na rin dyan yung notification bell. Pwede nyo rin kaming i-follow sa aming social media accounts, Facebook at Instagram. Hanapin lang ang The Pinoy Dog Whisperer. Maraming salamat po! Like kayo and follow sa Facebook and Instagram, The Pinoy Dog Whisperer, and subscribe sa YouTube channel, Lestre Zapanta.